So, ito na po yung chicken natin, guys. Luto na po siya. Hahanguin natin. Lagyan natin dito. Hanggang sa lumamit konti. And then, itong sabaw na to, pwedeng ilagay sa freezer. And then, kapag magluto kayo ng ibang mga ulam, kailangan nyo ng broth chicken. Pwede. Kailangan natin dito yung grated onion, lemon, ito, and kailangan natin ng black pepper, salt, and rosemary. Ang rosemary po is ito yung dahon niya. Tapos ang ginawa ko lang, pinatuyo ko yung rosemary, and then, yan na po. Hindi lahat ilalagay ito ah, sitatago rin yung iba for the next cooking or recipe, ganun. At suppose olive oil. So, ang unang gawin is lagay natin yung onion. Lemon. Salt. Ay, salt. Pepper pala yun. Salt. Yan. Konti lang kasi pinakulaan natin yung manok and may asin na po yun. And then, olive oil. Konti lang din. At saka itong rosemary leaves. Kung may mga rosemary na bibili sa mga supermarket, pwede din. Ito. Kasi ganito siya. Kasi kailangan. Ang sarap po nitong manok kapag may rosemary. At saka, ang bango-bango. Dahan-dahan lang sa pagdurog. Baka masaktan yung balat o daliri. I-mix lang ng maayos. Ang bango-bango. Ang gawin natin, lagay dito yung chicken na napakuloan. Oopsie. Yan. And then, saka natin i-marinate. I-spread lang ito. I-spread lang siya ng ganyan. Dito sa chicken. Para pumasok yung lasa nitong ano, pinaghalo-halo natin mga sangkap. Ano lang natin dito sa kaloob-looban niya. So, tapos na po na sa ito. Ganito lang siya. So, yummy. Ganito lang kasimple. And then, i-marinate natin to ng isang oras para yung mga sangkap na to manunood dito sa kaloob-looban ng chicken.